everyone, good evening! And this is Sherwin Manang Kitchener. Ngayong gabi, magluluto po tayo ng beef machado, ang aking version. Tara, samahan niyo ako! Ngayong gabi, magluluto tayo ng beef machado. Ang unang sangkap ay sibuyas, kamatis, garlic, black pepper, patis, at ang beef natin na pinakuluan ko na. At ang pinagpakuluan ko ng beef. Eto guys, ipapainit natin yung 1 tablespoon na oil para lang may panggisa doon sa mga ingredients po natin. So, pwede na ang mantika. Ilalagay na natin ang sibuyas. Ihalo natin. Isusunod natin ang garlic. Ihalo natin para hindi masunog yung bawang. Next is tomatoes. Ihalo natin. Antayin po natin na madurog yung kamatis. Ngayon naman, lalagyan natin ng soup. Ito po yung ginamit ko kanina na pinagpakuluan ng beef para mas mabilis madurog yung kamatis. Takpan natin muli. At ngayon, ating balikan ang ating ating ingredients. Ayan guys, kita niyo po ba ito? So ayan, dudurugin natin ulit yung mga ibang sangkap hanggang sa wala ng buong buo. Ayan, durugin lang natin ng durugin. So, eto na po yung kamatis kanina. Garlic. Sibuyas. Dudurugin ko lang guys para walang buong-buo na matira. Lalong-lalo na yung kamatis natin. Wala naman pong problema, guys kung may matitirang buo-buo. Pero ako kasi gusto ko yung talagang durog na durog siya lahat. Durog na durog yung ingredients. Pero kung hindi kakayanin, okay lang. Wala naman pong problema. Ang importante ay masarap ang iyong nilutong ulam. Yun naman po ang importante pag nagluluto tayo. Ngayon, magdadagdag tayo ng another cups of soup. Cup ba talaga? Hindi. So, ayan. Takal. Takal bang tawag dyan, guys? So, ayan. Bahala na. Ang importante, masarap. Ayan. So, ihalo natin ang ihalo. Maya-maya, pwede nang ilagay yung ating beef. So, titikman ko ang ating sauce. So, ayan guys, titikman natin. Guys, in fairness ha, masarap siya. Ngayon, ilalagay na natin ang paminta. Ilalagay na natin ang patis. Ako kasi guys, tinatantsa ko lahat ng ingredients. Kasi mas gusto ko yung matabang
kaysa doon sa sumobra kasi pag matabang, pwede mo pang remedyohan. Pero pag once na sumobra na siya, sumobra lahat ng ingredients na binigay mo, especially the salt or the patis or toyo, medyo ano na siya eh, medyo mahirap na siyang remedyohan. So, ayan. Kaya ako lagi, tansya lahat ng ginagawa ko. So, ayun. Pag kulang yung ingredients, kung ano man yung kulang na pampalasa, yun yung dinadagdag ko. At ngayon naman, ilalagay na natin yung soup ng beef. And pakuluan lang natin siya ng pakuluan. And later on, ilalagay na natin yung beef. At ngayon, kumukulo na yung sauce natin. Ilalagay naman natin ngayon ang ating beef. Bakit ilalagay na natin, guys? Para ma-absorb nung sauce natin yung, o ma-absorb nung beef yung sauce po natin. So, ayan. Lagay na natin. So, eto po ang beef mechado ni Wen Manang Kitchenette. So, ayan guys. Babalikan na natin ang ating mechado. So, ayan. Ihalo natin. At oras na para tikman natin yung sauce ulit. Guys, panalo, promise. Must try. Hindi po kayo magsisisi. Sana meron po kayong natutunan sa akin sa araw na ito. Guys, istry niyong lutuin. Promise, masarap. So, ayan. Haluin lang natin ng haluin. Mga about 3 minutes to 5 minutes. And then, tapos na. Kainan na, guys. So, babalik ako after 3 to 5 minutes. 5 minutes later. So, ayan, guys. Oho, sarap. So, ayan ang aming beef mechado ni Wen Manang Kitchenette. So, ngayon, ililipat ko na po siya ng lagayan. So, ililipat na natin ng lagayan. Ayan guys, kitang-kita nyo naman. Itsura pa lang, masarap na po siya. So, wala po akong nilagay na anything dyan. Only the tomatoes, garlic, sibuyas, and of course, paminta and the, what do you call of this, Harley? Patis. So, ayan. Tapos yung soup ng beef natin kanina. Ayan na po ang beef mechado ni Wen Manang Kitchenette. So, ayan guys. Thank you so much for watching us. And please don't forget to like, subscribe our channel. See you next time. Bye!